Ang mga nunal ay isang gatuldok na mantsa na makikita sa iba't ibang parte ng iyong katawan. Kadalasan, ito ay itim at kulay tsokolate. Minsan, ito ay kulay pula, pink, o di kaya naman ay kakulay ng ating balat. Like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito. Ang sanhi ng pagkakaroon ng nunal ay mula sa mga pigmented skin cells na natitipon lamang sa isang lokasyon sa balat ng tao, imbes na ito ay kumalat sa balat. Ang pagkakaroon ng mga nunal sa iba't ibang parte ng katawan ng tao ay pinaniniwalaang may mga kahulugan at ang bawat kahulugan ng mga ito ay tumutukoy sa personalidad at kapalaran ng isang tao. Higit pa dyan, alam mo ba na ang bawat pwesto ng nunal sa iyong katawan ay may impluwensya at pakahulugan sa kung ano bang klaseng kapalaran ang naghihintay sa iyo? Ayon sa paniniwalang Hindu, ang posisyon ng mga planeta ay nakakaapekto din sa mga posisyon ng nunal sa ating katawan sa panahong tayo ay nasa sinapupunan pa lamang. Sa kulay, texture, laki ay may kahulugan din ang mga nunal na ito. Sa Hindi, ang nunal ay tinatawag na teal. At sa video na ito, ating alamin ang swerte na siyam na nunal na ito. Nunal sa noo. Ang nunal sa kanang noo ay nangangahulugang ikaw ay yayaman sa pagtanda mo. Ikaw din ay magkakaroon ng tsansa na makapaglakbay sa iba't ibang panig ng mundo. Kung ikaw naman ay may nunal sa kaliwang noo, ikaw ay hindi magkaka-interes na tumulong sa iba kahit pa ikaw ay magkaroon ng yaman. Nunal sa gitna ng kilay. Ang nunal naman sa gitna ng kilay ay senyales na magkakaroon ka din ng masaganang pamumuhay at malusog na pangangatawan. Ang pagkakaroon din ito sa kanang kilay at kaliwa ay pagpapahiwatig na ikaw ay makakapag-asawa ng isang mayamang tao. Pangatlo, nunal sa talukap ng mata. Ang nunal sa magkabilang talukap ng iyong mga mata ay senyales din na ikaw ay magiging mayaman at sikat. Sa kabilang banda, kung may nunal ka naman na nasa loob ng talukap sa bandang ibaba ng iyong mata, ikaw ay palagasta kaya kahit na magkaroon ka ng kasaganahan sa pera, ikaw pa rin ay mahihirapang magtabi at mag-ipon. Pang-apat, nunal sa dibdib. Kung ang nunal mo sa dibdib ay kulay tsokolate na may pagkaitim ng kaunti, ikaw ay swerte. Ikaw ay napupuno ng ambisyon at mapangarapin ng masagana at matagumpay na pamumuhay. Planuhin lamang ng maayos ang iyong buhay at ikaw ay tiyak na magtatagumpay. Panglima, nunal sa loob o sa labas ng tainga. Ang nunal sa tainga, sa loob o sa labas nito ay pahiwatig na magkakaroon ka ng mariwasa at magaan na pamumuhay. Ikaw lamang ay hindi magiging maingat sa paggasta lalo na kung ito ay para sa ibang tao. Hindi naman masama ang tumulong, ngunit dapat ay maging matalino ka rin sa paggastos. Pang-anim, nunal sa gilid ng labi. Ang nunal, kung ito ay nasa bandang itaas sa gilid ng iyong labi, ay nangangahulugang swerte. Kung ito ay nasa ibaba naman sa gilid ng iyong labi, ikaw ay maaaring palasugal. Pangpito, nunal sa balikat. Ikaw ay mahusay sa paghawak ng pera at mangalaga ng iyong mga resources at yaman na mayroon ka. Kung ang nunal mo ay nasa kanang balikat,
ikaw ay mahusay sa paghawak ng pera at mga laga ng iyong mga resources at yaman na mayroon ka kung ang nunal mo ay nasa kanang balikat. Kaya kung ikaw ay may nunal sa kanang balikat mo, ikaw ay mapalad. Ikaw ay nakahanda na sa pagyaman. Pangwalo, nunal sa kanang palad. Ang nunal naman sa kanang palad ay senyales na talagang magiging matagumpay at mayaman ka. Pangsyam, nunal sa itaas ng labi. Kung ang nunal naman ay nasa bandang itaas ng iyong labi, ikaw ay swerte din sa pananalapi. Ikaw, sa ang parte ng katawan mo, ikaw ay may nunal. Huwag kakalimutan na sa puong may kapal pa rin nagmumula ang lahat ng pagpapala. Higit sa lahat, ang kasipagan, kabutihan sa kapwa at ang pananalig sa puong may kapal ang dapat na pairalin. Ito ay mga gabay lamang. This is Erfidel Rosario. Thank you for watching.